Si Mayor, Mrs. Mayor sa OFW. Message sa OFW Mayor. Sa lahat po ng Pilipino na nasa labas ng ating bansa, nagtatrabaho, binabati po kayo. In behalf of the people of Davao, we'd like to express our best wishes. Pasapasalamat namin sa inyo. Maghanap buhay ninyo sa labas para makatulong sa ating bayan. Alam ko na mahirap magkakaroon ng trabaho dito, but as always, as Christians, we pray to God that in the fullness of God's time, our economy will improve, our country would be better off in the next 5 years, and eventually ho, na magkaroon ng kapayapaan at ng ekonomiya lalaho at makauwi kayo dito. Maybe it is not coming immediately. It's a long shot. Somehow, magdadasal tayo na maayos itong bayan natin. The economy, really. Davao experiencing this spurt of economic activity. But we would like to see the situation. Hindi naman ako nagyayabang, but alam naman ng mga tao. Alam ng lahat na medyo maayos kami dito kundi at the economy, the economy of Davao is good. And someday, baka ang Pilipinas. Nakakaano nga eh, baka ang Pilipinas sana magkakaroon ng improvement so that you can all come home. Alam mo, ang alam mo, ang akin lang dyan inaalak kasi yung social cost. Yung financial gain, whatever, it's just illegal to keep you moving in life. But it's not enough money to go around. Ang akin ang ayaw ko kasi diyan yung dislocation ng family. Yung you have to go out and you leave children and if you are the you know, alam ko nasasaktan kayo. Yung nanay wala, either the nanay or the tatay. Having been a child also in the past, anak rin ako. I share your dreams. And I hope someday, gawin ang akin dito sa Davao, ginagawa ko lang para mabalik kayo dito someday. It's a good thing running here. Wala nga kami trabaho sa opisina, you know, punta yung mga contractors dito, maghanap ng tubero, maghanap ng electricians, yung mga professionals talaga. Sabi namin, wala na. Kayo yung nasa labas eh, because of your skill, of your talent. So, kung maanak ninyo, I'd like to advise you, isasali ko nang rin. Kung merong kayong, ako nang bahala sa pamasahe, enroll ninyo sa TESDA. It's a government institution. It provides good learning sa technical. Ang tawag nyo sa atin is, yung bata po kami, more of a technical thing. Libre yan. But I can't provide the money for your children to go there and be back to Pamasahe. Mas mabuti ang lahat ng mga anak natin, kasi iwasan yung druga. May isang concern pa po kami. May isang admin kasi kami sa Malaysia na nakulong ngayon. Overstaying. Paano namin siya matutupan? I will, Bong. Salamat, Mayor. Salamat kay Mayor. Kailangan. Sir Bong! Asan ka po, Sir Bong? Nay OFW na sila. Sir, ang naa sila ay admin. Nanami admin sa Malaysia na kulong pa rin, sir. Overstaying. Usapin ko lang si Bungsol. Pauwiin lang. No need for detention. Pauwiin lang nila, okay na. Nasa Malaysia? Malaysia. Hello, sir. Leo. Kausap ko na si Mayor. Hindi kasi ma-live. Gusto mong kausapin? Mayor, kausapin ka daw ng admin sa Abu Dhabi. Abay pala kung Malaysia niya. Hindi, iba yan, Mayor. Iba yung... The state countries kasi, Mayor. We have 76 countries movement, Mayor. Yes, sir.
Ay, hindi, ano, pag-usapan kasi namin, may admin na sa Malaysia, at Malaysia na kulong. Oh. Kasalanan lang, is overstay. Sabi ko, madali lang yan, tawagan ko yung consul. Yes, Mayor. Pauwi na nila. Okay. Okay. Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Thank you. Hindi nga siya nakaabot ngayon. Hindi masiguro siya nakapabuntis ng iba doon. Babae ko, Mayor. Babae ko yun, Mayor. Babae. Overstaying lang. Hindi siya nangagaw ng ano. Hindi, Mayor. Overstaying, Mayor. Pag-upin ko, consul. Okay lang. No big deal. Mayor, trabaho lang. Trabaho. Magpasalamat, trabaho ko yan. Ano po? No. 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 Papicture ka. Pulit-pulit eh. Pulit-pulit eh. Gamit kasing phone ko. Ewan ko. Basta ako nagtatrabaho lang para sa bayan ko. Pero wala naman ako. Mayor, picture taking, Mayor. Picture taking. Sige. Sige. Mayor, salamat. Okay. Salamat, Mayor. Salamat, Mayor. Kawawa talaga, Mayor. Sige, thank you. Sige. Okay, sige. Ang akin, ang ayaw ko kasi dyan yung dislocation ng family. Yung you have to go out and you leave children and you know, alam ko nasa saktan ngayon. Yung nanay wala, either the nanay or the tatay. Having been a child also in Japan, anak rin ako. I share your dreams and I hope someday. Gawin ang akin dito sa Davao, ginagawa ko lang para mabalik kayo dito someday. It's a good thing running here. Wala nga kami trabaho sa opisina. You know, punta yung mga contractors dito, maghanap ng tubero, maghanap ng electrician, yung mga professionals talaga. Sabi namin, wala na. Kayo yung nasa labas eh, because of your skill, of your talent. So, kung maanak ninyo, I'd like to advise you, i-retali ko nang rin. Kung merong kayong, ako nang bahala sa pamasay, enroll niyo sa TESDA. It's a government institution. It provides good learning sa technical. Yung tawag niyo sa atin is yung bata po kami, more of a technical thing. Libre yan. But I can't provide the money for your children to go there and be back to Pamasay. Yes. Mas mabuti ang lahat ng anak natin, kasi iwasan yung druga. May isang concern pa po kami. May isang admin kasi kami sa Malaysia na nakulong ngayon, overstaying. Paano namin siya matutupan? I will, Bong. Salamat, Mayor. Salamat kay Mayor. Kailangan. Sir Bong! Asan ka Sir Bong? OFW na sila. Ang naa sila ay admin. Naa may admin sa Malaysia na nakulong pa rin, Sir Bong. Overstaying? Overstaying. Usapin ko lang si Consul. Pauwiin lang. Pauwiin. No need for defense. Pauwiin lang nila, okay na. Sa Malaysia? Malaysia. Hello, Sir Leo. Oh, kausap ko na si Mayor. Hindi kasi ma-live. Gusto mo kausapin? Mayor, kausapin ka daw ng admin sa Abu Dhabi. Ano pa kung Malaysia ni? Hindi, iba yan, Mayor. Iba yun. Dertate countries kasi, Mayor. Mayor, we have 76 countries movement, Mayor. Yes, sir. Hindi, ano, pag-usapan kasi namin, may admin na sa Malaysia, at Malaysia na kulong. Kasalanan lang, is overstay. Sabi ko, madali lang yan, tawagan ko yung consul. Sige. Si Mayor, Mrs. Mayor, sa OFW. Message sa OFW, Mayor. Sa lahat po ng Filipino na nasa labas ng ating bansa, nagtatrabaho, binabati ko kayo. In behalf of the people of Davao, we'd like to express our best wishes. Pasapasalamat namin sa inyo. Maghanap buhay ninyo sa labas para makatulong sa ating bayan. Alam ko na mahirap magkakaroon ng trabaho dito. But as always, as Christians, we pray to God that in the fullness of God's time, our economy will improve, our country would be better off in the next 5 years, and eventually hope na
magkaroon ng kapayapaan at ng ekonomiya lalaho at makauwi kayo dito. Maybe it is not coming immediately. It's a long shot. Somehow, magdadasal tayo na maayos itong bayan natin, the economy, really. Davao experiencing the spurt of economic activity. But we would like to see the situation. Hindi naman ako nagyayabang, but alam naman ng mga tao. Alam naman lahat yan na medyo maayos kami dito kundi at the economy, the economy Davao is good. And someday, baka ang Pilipinas, nakakaano nga eh, baka ang Pilipinas sana at magkakaroon ng improvement so that you can all come home. Alam mo, ang alam mo, ang akin lang dyan yung naalak kasi yung social cost. Yung financial gain, whatever, it's just a little to keep you moving in life. But there's not enough money to go around.